Naaprubahan din po ng IATF ang bagong country risk classification na mag-take effect simula sa linggo, January 16, 2022 hanggang January 31, 2022. Ang mga sumusunod na bansa, teritoryo o jurisdictions ay nasa ilalim ng red list. Antigua and Barbuda, ang Aruba, Canada, Curacao, French Guiana, Iceland, Malta, Mayotte, Mozambique, Puerto Rico, Saudi Arabia, Somalia, Spain, at ang US Virgin Islands. Nasa green list naman po ang mga sumusunod: Bangladesh, Benin, Bhutan, British Virgin Islands, China, Cote d'Ivoire or Ivory Coast, ang Djibouti, Equatorial Guinea, Falkland Islands, The Gambia, Ghana, Guinea, Hong Kong, India, Indonesia, Japan, Kosovo, Kyrgyzstan, Montserrat, Morocco, Niger, Oman, Pakistan, Paraguay, Sabah, ito po yung special municipality of the Kingdom of the Netherlands, St. Bartholomew, Senegal, Sierra Leone, St. Eustatius, Taiwan, Timor-Leste, at ang Uganda. Ang mga bansa, teritoryo at jurisdiction na hindi ko po nabanggit ay nasa ilalim po ng yellow list. Kaugnay nito, inamyendahan ng IATF ang bagong testing at quarantine protocols para sa international arriving passengers sa Pilipinas. Pumunta muna po tayo sa green list countries, jurisdictions, and territories. Ito po, fully vaccinated international arriving passengers shall be required to present a negative RT-PCR test taken within 48 hours prior to departure from country of origin. Inuulit ko po, 48 hours na po prior to departure from country of origin ang negative RT-PCR test. Pagdating po ng Pilipinas, hindi na sila kailangan mag-mandatory facility-based quarantine. Again, ito po yung para sa mga mula sa green list countries, jurisdictions, and territories. Pero kailangan nila mag-self-monitor ng sintomas sa loob ng 7 araw, with the first day being the date of arrival. Para naman po sa unvaccinated, partially vaccinated, or individuals whose vaccination status cannot be independently validated, mula sa green list, kailangan nilang magpresenta ng negatibong RT-PCR test taken within 48 hours prior to departure from country of origin. Dagdag pa rito, kailangan nilang mag-facility-based quarantine hanggang lumabas ang kanilang negatibong RT-PCR test result taken on the 5th day. Pagkatapos po nito, kailangan nilang mag-self-monitor ng 14 na araw with the first day being date of arrival. Samantala, ito naman po ang protocols for the yellow list countries, jurisdictions, and territories para sa mga fully vaccinated. Kailangan nilang magpresenta ng negatibong RT-PCR test result taken within 48 hours prior to departure from country of origin. Pagdating po ng Pilipinas, kailangan nilang mag-facility-based quarantine with an RT-PCR test taken on the 5th day, with date of arrival being the first day. Kung magnegatibo ang resulta, maaari na silang ma-release for completion of home quarantine. Home quarantine up to the 7th day from date of arrival. Para naman po sa mga unvaccinated, partially vaccinated, or whose vaccination status cannot be independently validated, mula sa yellow list, kailangan nilang magpakita ng negatibong RT-PCR test result taken within 48 hours prior to departure from country of origin. Pagdating po ng Pilipinas, kailangan nilang mag-facility-based quarantine with an RT-PCR test done on the 7th day, with date of arrival being the first day. Kung magnegatibo po, maaari na sila ma-release for completion of home quarantine up
to the 14th day from date of arrival. Ito naman po ang protocols for red list. Pinapayagan na po ang inbound international travel ng lahat ng sa red list within the last 14 days prior to arrival to any port in the Philippines. I repeat, the inbound international travel of all persons coming from or who have been to red list countries, jurisdictions, and territories within the last 14 days prior to arrival to any port of the Philippines shall now be allowed. At para sa kanilang quarantine protocols mula sa red list, ito para sa mga fully vaccinated coming from the red list countries, jurisdictions, and territories. Kailangan nilang mapakita ng negative RT-PCR test result taken within 48 hours prior to departure from country of origin. Pagdating po ng Pilipinas, kailangan nilang mag-facility-based quarantine with an RT-PCR test taken on the 7th day, with date of arrival being the first day. Kung magnegatibo, maaari silang ma-release from facility quarantine provided na kompletuhin po nila ang home quarantine up to the 14th day from date of arrival. Para naman po sa unvaccinated, partially vaccinated, or whose vaccination status cannot be independently validated mula sa red list, kailangan nilang magpresenta ng negatibong RT-PCR test result taken within 48 hours prior to departure from country of origin. Pagdating po ng Pilipinas, kailangan nilang mag-undergo sa facility-based quarantine with an RT-PCR test done on the 7th day with date of arrival being the first day. Maaari silang ma-discharge matapos makumpleto ang 10-day facility-based quarantine. Regardless of a negative RT-PCR test result, kailangan lang kumpletuhin ang 10-day facility-based quarantine. Pagkatapos po, they shall observe home quarantine until the 14th day with date of arrival being the first day. Samantala, itong negative pre-departure RT-PCR test taken 72 hours prior to departure, which was our previous protocol, shall be honored until January 19, 2022, 12:01 a.m. lamang. Again, yung negative pre-departure RT-PCR tests taken 72 hours prior to departure shall be honored only until 00:01 hour of 19 January 2022. Kasama rin sa inaprubahan ng IATF ang isolation at quarantine protocols para naman po sa aviation sector. Kabilang po dito ang airline personnel, ground handlers, maintenance providers, airport security, air traffic controllers, airport workers at iba pang aviation-related personnel. Una, isolation for up to 5 days para po sa mild and asymptomatic confirmed COVID-19 cases who are fully vaccinated and boosted. Pangalawa, di po required at di na kailangan mag-quarantine ang mga asymptomatic close contacts ng confirmed COVID-19 cases. Again, for close contacts po ito, na nakatanggap na po ng primary series vaccine doses at booster. At ganun din po ang mga close contacts na wala namang pinapakitang symptoms who recovered from COVID-19 within the last 90 days. Okay? Sa parte ng DOTR at kanilang attached agencies, kailangan nilang tukuyin ang appropriate accountable group para magdesisyon sa pagpapaikli ng isolation or quarantine na nakabase sa ebidensya, kaparehas ng Hospital Infection Prevention and Control Committees kung saan infectious disease specialists, safety officers at management ang nag-uusap
tumitingin at umaaksyon sa lahat ng infection-related concerns. Ipapatupad din sa lahat ng mga aircraft na kailangan merong appropriate ventilation habang lahat ng aviation staff ay nakasuot ng tamang personal protective equipment or PPEs sa lahat ng oras. The DOTR shall monitor and evaluate the implementation of the aviation industry and copy furnish reports to the Department of Health Epidemiology Bureau for assessment of COVID-19 cases, clusters, vaccination status, and the like. While the IATF, on the other hand, will retain our authority to revoke or modify the guidelines for the aviation industry vis-a-vis shortened quarantine and isolation. Meanwhile, foreign nationals allowed to enter into the country shall be subject to the following additional protocols. Beginning February 16, 2022, proof of full vaccination shall be made a requirement for entry of all foreign nationals allowed to enter the Philippines. Exceptions to the requirement that all passengers be fully vaccinated and that they have proof of vaccination status prior to boarding an airplane or vessel to the Philippines are absolutely limited to the following groups. Ito lang po ang exception to the general rule. Una, children below 18 years of age. Pangalawa, people medically unable to receive the vaccine as certified by a competent public health authority in the country or port of origin. At pangatlo, foreign diplomats and their qualified dependents or 9E visa holders. In connection with this, the DOTR through the Civil Aeronautics Board is instructed to mandate airlines to require foreign nationals traveling to the Philippines to present proof of full vaccination prior to boarding flights to any points in the Philippines. The IATF likewise accepted and recognized for purposes of arrival quarantine protocols, as well as for interzonal and intrazonal movement, the national COVID-19 vaccination certificates of Colombia, Iraq, Monaco, Italy, Tunisia, and Vietnam. This is in addition to other countries, territories, and jurisdictions whose proofs of vaccination the IATF has already approved for recognition in the Philippines. Related to this, the Bureau of Quarantine, the Department of Transportation, One Stop Shop, and the Bureau of Immigration are directed to recognize only the proofs of vaccination thus approved by the IATF. Inaprubahan din po ng IATF ang rekomendasyon ng Department of Tourism na ang mga hotel na ginagamit na quarantine facilities ay pupwede na rin magamit bilang isolation facilities subject to specific protocols ng Bureau of Quarantine, Department of Health. Sa COVID-19 update, ayon sa January 13, 2022 COVID-19 case bulletin ng Department of Health, nasa 34,021 ang mga bagong kaso ng COVID sa bansa. Sa bilang na ito, 98% po ang mild at asymptomatic. Nasa 47.9% naman po ang ating positivity rate, habang nasa 90.6% naman ang porsyento ng gumaling. Kaya nasa mahigit 2.8 million na po ang naka-recover. Malungkot naman naming binabalita sa inyo na kahapon ay merong 82 ang naidagdag sa bilang ng mga pumanaw dahil sa coronavirus. Nasa 1.71% ang ating fatality rate. Mas mababa po ito sa 2% global average. Samantala, patuloy po ang pagtaas ng ating hospital care utilization rate. Nasa 58% ang utilized ICU beds sa Metro Manila, habang nasa 45% naman sa buong bansa.
54% po ang utilized isolation beds sa Metro Manila, habang nasa 46% ito sa buong bansa. At 66% ang utilized ward beds sa Metro Manila, habang 45% sa buong bansa. Ang utilized ventilators ay 26% sa Metro Manila, 19% naman sa buong bansa. Kaugnay nito, tulungan po nating protektahan ng ating healthcare system. Simple lamang po ang kailangan gawin, magpabakuna. Ayon sa datos, 73% ng pasyenteng may COVID sa mga ospital po natin ang hindi fully vaccinated. 85% naman po sa mga nakaratay sa ICU ay hindi bakunado. Luluwag ang ating mga ospital at dadami ang mabakanteng kama kung marami ang protektado sa malubhang sakit dala ng COVID-19. So let's help our frontliners and let's help ourselves by getting vaccinated. Guest po natin ngayong Biyernes, si DOH Undersecretary Maria Rosario Perhere para pag-usapan ang pinakabagong protocol sa quarantine at isolation. Ayon sa mga konsiderasyon na aming naipresenta, ito po ang magiging updated policies natin. Ang isolation period para sa mga individual na may simptomas, asymptomatic at mild cases ay magiging 7 araw mula sa pagsimula ng simptomas para sa lahat ng fully vaccinated individuals. Ang 10 araw ay pananatilihin para sa mga partially or unvaccinated at para sa may mga moderate symptoms regardless of their vaccination status. Ang Hospital Infection Prevention and Control Committees o ang mga provincial health offices o mga municipal health offices at city health offices ay maaring paiksiin ang isolation ng fully vaccinated individuals or healthcare workers na may boosters hanggang 5 araw habang kinokonsidera ang maingat na assessment ng benepisyo nito. Isinasama rin po natin ang ibang sektor kung saan dapat panatilihin ang strict industry standards on infection prevention and control subject po sa approval ng IATF. Next slide please. Ang isolation po ay pananatilihin nating 21 days para sa mga may severe at critical disease at para sa mga immunocompromised individuals ayon sa ating Living COVID-19 CPG panel na pinapakita po natin ngayon sa slide na ito. Pinapaalalahanan po natin ang lahat na kailangan may 24 na oras na wala na kayong lagnat, na hindi po kayo gumagamit ng kahit na anumang gamot, at dapat gumaling na rin po ang inyong sintomas bago lumabas sa isolation, kahit na mas matagal ito sa nakatakdang bilang ng araw sa polisiya. Next slide. Para naman po sa quarantine ng mga asymptomatic close contacts, yung mga walang simptomas, ang updates po natin ay mula 7 araw, 5 araw po para sa fully vaccinated ang quarantine, 14 na araw pa rin para sa mga unvaccinated o hindi pa kumpleto ang kanilang mga bakuna. Lahat po ay pinapaalalahanan na patuloy na mag-monitor ng kanilang simptomas, magsuot ng mask at sumunod sa ating minimum public health standards hanggang sa 14 na araw. Para sa ating close contacts na nasa quarantine, kumonsulta po tayo sa doktor, magpa-test lamang kung nag-develop na ng simptomas habang kayo ay nasa quarantine. Para naman sa quarantine ng ating mga healthcare workers na kabilang sa ating asymptomatic close contacts, atin na pong pinag-iisa ang polisiya ng quarantine para sa general public at healthcare workers. 5 araw para sa fully vaccinated asymptomatic close contacts. Ngunit ang ating mga hospital infection prevention and control committees ay binigyan ng authorization na iksian ang quarantine para sa mga healthcare workers na may boosters batay sa kanilang risk at benefits. Sa kabuuan, ang ating polisiya at guidelines sa testing, quarantine at isolation ay ina-update sa kasalukuyang estado ng impormasyon ukol sa COVID-19 at mga bakuna dahil ang ating mass vaccination program ay higit na nakapagbigay ng proteksyon laban sa risk na magkaroon ng malubhang COVID at pagkamatay. Sa mabilis na transmission at pagkakahawa-hawa dulot ng Omicron variant, ating isinasabay ang ating mga polisiya
upang patuloy na makapagbigay serbisyo ang ating healthcare system at ibang essential services. Ngayon po, may dagdag proteksyon tayo kontra COVID. Ang mga bakuna na nagbibigay proteksyon sa malubhang sakit at ang mga bagong gamot para sa mga at-risk at hindi pa bakunado. Sa harap ng tumataas na kaso ng COVID, ang kasalukuyang siyensya ng benefits ng pagbabakuna sa harap ng Omicron variant, tayo po ay kumpiyansa na sabihin na iklian ang isolation at quarantine period para sa fully vaccinated, i-prioritize ang testing base sa payo ng ating doktor para sa angkop na medical management. Bagamat nagdudulot ng mas maikling infectivity at milder disease para sa fully vaccinated at boosted, atin pong pinapaalala sa ating mga kababayan ang pagsunod sa ating minimum public health standards, mask, iwas, ugas, airflow, upang maiwasan ang pagkakahawa-hawa na nagdudulot pa rin ng mga bagong variants. Maraming salamat po and over to you, Kabsek. Paghugas ng kamay, umiwas sa mararaming tao o yung mga matataong lugar at magpabakuna na po at magpa-booster shots na po. Ang mga simpleng bagay nito ang sasagip sa atin at sa ating bansa at sa sitwasyong kinakaharap po natin ngayon. Panguli, patuloy po tayong magtulungan. Maraming salamat po and God bless us all.